Magandang araw sa'yo. Oo, ikaw nga. Boring ka na ba dahil sa lockdown? Huwag ka mag-alala. Napapanahon ang kwentong ito. Sagot ko na ang kwento. Basta't sagot mo ang kape. Huwag na nating patagalin to. Tay, nasira po yung cellphone ko. Paano na to? Eh, kailangan pa naman natin to para lagi tayong updated sa balita. Oh, eh anong gusto mong gawin ko? Nakita mo namang wala tayong pera. Buwisit na COVID to. Ang daming perwisyo. Sagot ni Armando, sabay lagok sa mainit nitong kape. Paano na natin malalaman ang nangyayari sa labas, tay? Eh, ako lang naman yung may cellphone dito eh. Pagrereklamo ni Makoy. Itinaas sa high level alert ang kanilang lugar dahil sa siyam na nagpositibo sa nakakahawang sakit. Doon na rin naka-quarantine ang mga yon. Dahil sa dami ng kaso ng COVID sa bansa, ay halos punuan ang mga ospital, mga pasilidad ng gobyerno, pati mga eskwelahan ay ginagamit na rin para sa may mga sakit na COVID-19. Halos puno na ang lahat. Kaya't ang mga barangay na may mga panipagong nagpositibo ay nag-lockdown na rin at bantay sarado na ng mga militar. Maigpit ang pagpapatupad ng batas dahil walang hinayaang makalabas sa mga taga-roon. Ang tanging paraan lamang upang magkaroon ng pagkain ay kung may nakalaang budget para sa relief goods. Nagpatuloy ang ganong sistema hanggang sa maraming taga-roon ang naubusan na ng pera. Pati mga alaga nilang hayop ay nakatay na rin nila. Ultimo ilan sa mga mahalagang gamit ay naibenta na nila. Tulad ng mga alahas, cellphone at telebisyon ay nabenta na ng mga taga-roon. Tanging si Makoy na lamang ang may natitirang cellphone sa kanila. Dumating ang utos na mas pinaigpit ang batas ng lockdown. Yung sa isang linggo ay isang beses lamang pwedeng mamalengke ang isang miyembro ng pamilya. Nagreklamo sila dahil sa pamimilit ay humantong sa mainit na sagutan, kaya't napilitang magpaputok ang mga sundalo. Nagalit ang mga taga-roon at sinubukang manlaban. Dahil doon ay pinaigpit ng mga sundalong nakadistino roon ang batas ng lockdown. Sa buong barangay ng Luisidad ay wala nang hinahayaang makalabas. Kung sino ang susuway ay binabantaan nilang babarilin nila. Kaya't napilitan ng mga taga roon na manatili sa kanika nilang bahay kesa naman sa mapatay pa sila ng mga sundalo. Kinalikot ng kinalikot ni Makoy ang cellphone. Sa awa ng Diyos ay medyo umayos ang LCD nito. Medyo naaaninag niya na ang mga letrang sinapawan ng kulay asul dahil sa tila nabasag nitong LCD sa loob. Kailangan niyang makaisip kung papaano papalitan ang cellphone niya. Hindi maaaring mawala iyon dahil hindi niya na malalaman kung ano ang nangyayari sa labas. Sa hirap pa naman pumunta sa checkpoint kung saan naroroon ang mga sundalo dahil itinuring na yata silang mga kalaban ng mga yun. May nakita siyang nagbebenta ng cellphone through online. Ang nasa isip niya ay mag-order siya at ipapadeliver niya na lang. Total malapit lang naman ang location ng seller na yun. Pagdating sa kanila ay papalitan na lamang niya ng ilang mamahaling kagamitan niya na sobra pa bilang pambayad dahil nga sa wala silang pera. Agad naman silang nagkasundo ng online seller na si Ana Marie. Agad din nalaroon ang kanyang in-order. Mabilis namang nakapasok sa area si Ana dahil may permit ang babae bilang delivery personnel sa panahong ito ng COVID. Pinapayagan namang makapasok ang mga hindi taga-roon. Mabutit pinapayagan naman ang mga nagdi-deliver basta may permit lamang ito. At syempre, kailangan nakasuot din ng PPE
bilang proteksyon sa sarili upang maiwasan ang hawaan ng virus. Ibinigay ng babaeng seller ang cellphone kay McCoy at may prepang SIM card na may pang-internet na good for 1 month. Kapalit nun ang ilang medyo mamahaling relo, sunglass, bagong Adidas shoes at ilang kagamitan ng binata. Sa isip ni Ana Marie ay hindi na siya lugi. Gamit ang scooter ay tutungo na siya sa labas ng barangay na ito. Sa kasamaang palad ay habang nagdadrive siya pa uwi, natanaw siya ng ilang tambay na lalaki. Nang malapit na siya sa mga ito ay hinarang siya ng mga iyon. Mawalang galang lang po, pero wala po akong stock. Uuwi na po ako. Walang sabi-sabi, pwersahang ipinasok sa bahay ng isa sa mga tambay na yon, ang babaeng si Ana Marie. Dahil sa pagpupumiglas ay pinukpok nila ng bote ang ulo ng babae, sanhi, upang mawalan iyon ng malay. 7 kalalakihang hayok sa laman ang pumila sa katawan ng babae na yon. Masayang masaya ang mga lalaki habang hinahalay ang kaawa-awang si Ana Marie. Nagbalik ang ulirat ng babae at pilit na nanlaban, ngunit hindi niya na kayang tapatan ang kanilang lakas. Matapos magparaos ay kalunos-lunos nilang iniwan ang babae sa loob ng silid. Takot na takot at iyak nang iyak ito sa ginawa sa kanya. Wala siyang lakas at nakatulala na lamang. Habang iniisip ang kahayupang ginawa ng mga lalaking iyon sa kanya. Whew! Solved na solved! Ilang buwan din akong nagtiis, Rodel! Hindi lang ikaw ah, lahat tayo. Ilang buwan ba namang sarado ang club? Hindi nga kamo tayo makalabas dahil sa mga hayop na militar na yan. Panggigigil ng isa pa nilang kasama. Naisip nyo bang naisip ko, mga pare? Anang isa sa kanila habang naglalaro sa isipan ang karimari-marim na krimen. Nagkasundo agad sila dahil batid ng bawat isa ang pinuputak ng kanilang mga utak. Solve na ang kanilang makamundong bagay, ngunit ang sikmura nila ay hindi pa. Gutom pa rin sila dulot ng lockdown. Nagluto ng kalderetang karne ang mga lalaking iyon. Buong maghapon din nilang isinagawa ang mga bagay na iyon. Nang maihanda na nila ang lahat, ay pinakain nila ang buong barangay. Sa kabila ng pagtataka ng mga tao, ay sinunggaban na din nila ang nakahaing pagkain. Maraming buwan ba naman ang lumipas, saka sila ulit nakatikim ng ganitong karne. Busog ang buong barangay matapos ang masarap at salo-salong hapunan. Kinabukasan, ang asawa ni Kaloy ay hindi sinasadyang napunta sa likuran ng bahay ng kanilang kapitbahay na si Rodel. Nagtaka siya sa natanaw. Butong mahahaba na kasalukuyang pinagpipistahan ng mga aso sa may pasurahan. Nilapitan niya yon at nagtakbuhan naman ang mga aso. Ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang makumpirmang buto nga ito ng tao. Naalala ni Edna ang salo-salo kagabi. Hindi siya maaaring magkamali na tao ang kanilang pinagpistahan. Kaya pala kakaiba ang karne na iyon. Tandang-tanda niya rin na ang asawa niya ang isa sa naghanda ng karne na iyon. Nasuka siya ng nasuka at pinilit marating ang bahay. Pagkarating sa kanila ay pinagsasampal niya ang kanyang asawa. Kahit pinipigilan siya ng lalaki ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsampal ng babae. Sino yun? Nanggagalaiting tanong ni Edna. Hindi taga rito. Napadpad lang yun dito. Pero hayaan mo na!
Galit na sagot ng lalaki. Hayaan, Kaloy. Tao ang pinatay nyo. Tao yung kinain natin. Eh anong gagawin natin? Mamamatay tayo sa gutom. Tignan mo ang mga anak mo. Nagugutom. Kumakain na nga lang tayo ng damo sa likuran ng bahay natin. Hindi sapat yun upang mabuhay tayo, Edna. Tandaan mo, hindi sapat yun. Kailangan nating gawin ito upang mabuhay. Hindi pa tapos ang lalaki ay lumabas na sa bahay ang babae at magtutungo sa kinauukulan upang magsumbong. Ngunit nang malapit na siya't natatanong na ang mga sundalo sa labas ng kanilang barangay, ay bigla na lamang siyang bumalik. Mura lang po ang benta ko sa paninda ko. Alok ng babae sa kachat niya through online. Hindi pa natatapos ilahad ang ilang jacket na paninda ay bibilihin daw agad iyon ng lalaking nagngangalang Rodel. At ang lalo pang ikinatuwa ng babae ay isang bulto ng sako ang inorder ng lalaki. Nasa 3 dosena ang laman noon. Hindi raw siya mapadala ng paunang bayad dahil mahigpit na naka-quarantine ang buong barangay. Pero walang kaso yon para kay Lizelle na nagngangalang Leslie sa kanyang Facebook account. Basta't makabenta lamang siya ng ganoong kadaming stock. Magtatakip silim na at kasalukuyan na niyang tinatahak ang daan papasok sa barangay Luisidad. Hindi na siya nahirapang hanapin ang kanyang buyer dahil nasa pinakagilid ang bahay noon. Unang mararating bago mapasok ang barangay at medyo may kalayuan pa ang bahay na yon ni Rodel sa ilang kabahayan. 3 lalaki ang nakaabang sa babaeng si Leslie. Pagkahinto niya ng sariling motorbike ay tinulungan siyang ibaba ng isang lalaki ang isang sakong jacket. Ikaw ba si Rodel? Sabay baba ni Leslie. Tumango naman ang lalaki. So, yung bayad po, kailangan nating magmadali. Dumidilim na eh. Nakaabot pa ang palad nito kay Rodel nang bigla siyang busalan at gapusin ng lalaking nasa likuran. Tumulong agad si Rodel sa pagbuhat sa babae patungo sa loob ng bahay. Ang 3 lalaki ay nakaabang na sa loob. Sumalubong ang isa upang tumulong sa paggapos sa babaeng buhat ng 2. Habang ang 2 pang lalaki ay pinuntahan ang motorbike at ipinasok na rin sa loob ng bahay. Nang mga sandaling iyon ay nakatanaw si Edna mula sa kanilang bintana kasama si Kaloy. Siniko ni Edna ang asawa sa likuran dahil sa inis. Ngunit wala na siyang balak pigilan pa ang mga iyon. Lalo pat kumakalam na rin ang sikmura niya at takam na rin siyang makakain ulit ng karning minsan nang bumusog sa kanyang pamilya. At dahil sa nakawala mula sa pagkabusal ang babae, ay tuloy-tuloy ang pagsigaw nito. Dinig na dinig sa labas ng bahay ang tinig ng babae. Napatanaw sila Edna sa ilang kabahayan sa paligid. Napansin nilang marami na rin pala ang mga kapitbahay na nakatuon ang paningin sa bahay na iyon. Mukhang alam na rin nila ang nangyayari at nangyari kailan lang. Walang pumipigil dahil pare-pareho yata silang gutom. Sa pagkagat ng dilim ay tuluyan ng kumalat ang karimlan sa kapaligiran. Napakalakas ng pag-iyak ng babae. Maya-maya pa ay malalakas na palaho ng kalalakihan ang pumalit sa pag-iyak na yon. Wari mo'y may nagaganap na labanan sa loob ng bahay. Humihingi ng saklolo ang mga kalalakihan. Nagsilabasa na ang mga tao sa kanika nilang bahay.
Nagimbal ang lahat nang bigla na lamang lumabas ang babae na may nakakakilabot na anyo. Punong-puno ng balahibo ang buong katawan nito at merong malabay na pakpak. May matalas na pangil at matatalas na kuko. Agad na kinampay ng babae ang kanyang pakpak at mabilis na lumipad sa ere, papalayo sa lugar na yon. Agad naman nagtakbuhan ng mga tao sa loob ng bahay. Nagimbal sila sa kanilang nasaksihan nang makita nilang nakahandusay ang anim na kalalakihan. Puro wakwak ang dibdib. Wala na ang atay at puso. Paniguradong ang may gawa nun ay ang babaeng kanila sanang bibiktimahin. At hindi inaasahan ng mga kalalakihang ito na magkakaroon ng aswang sa lockdown. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Anyway, sabay-sabay nating itaas ang ating mga mug. Cheers tayo, sabay higop ng mainit na kape. Shoutout time nga pala. Unang-una sa lahat, nais kong pasalamatan si Sir Alex A.S. Kwento. Sa kanya po galing ang kwentong ito. Maraming salamat Sir Alex sa iyong pagtitiwala. Sana maulit pa. Shoutout ko rin po yung mga kasamahan ko sa Philippine Horror Community. Iisa-isahin ko na lang po yung mga nasa GC. Ito, shoutout po kay Miss Anne Horror Stories, kay Ariel Salazar, kay Sir Van Malikmata, kay Sir Baron Babsi, kay Master Ben-Hur ng Ang Mensahero, kay Sir Caleb Martin, kay Sir CJ Jimenez, kay Corny Horny Kwentakutan, kay Dale Soleta, Dan Aswangan TV, Darwin Medalyada, kay Sir Dreen ng Dreenworks Original Stories, kay Ma'am Miss Midnight, hindi ko mabasa yung pangalan, sorry, kay Ma'am Eri Kelly, kay Master Albert Lanes, kay Sir Emmanuel Dogomeo, kay Ma'am Eri ng Eris Crib, and then kay Master Spiritum Channel. Sino pa ba? Facebook user na yung isa. Sino kaya to? Teka lang. Ayun, kay Sir Hula Pawin, kay Sir Ino Jordan. Ayun. Tapos kay Master Jasper Raid, kay Sir J. Alfuente, Jean Carlo Talosig Park, kay Ma'am Jennifer Mendoza, kay Sir Jericho Rangas ng Philippine Horror Encounters. Idol ko yan. Tapos kay Jessril Derillo, kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Kaba Balaghan, Carlo S. Gabasa, Kit Danica. Sorry po, hindi ko mabanggit yung mga channel nyo kasi tunay na pangalan nyo nandito. Sorry talaga. Comics ni Sam, Krisha Orejas, Leon Links, kay Sir Dark Literature. Tapos shoutout din kay Sir Mac Frank. Gandang boses niya ni Sir. And then kay Sir Mark Barangco, Pinoy HC. HC Bulol. Ayan, kay sino ba to? Teka lang, hindi ko mabasa. Kay Sir Nat Aquino, Nick Femel, kay Ma'am Nikki ng Twisted Minds, kay Sir Noel ng Philippine Horror Stories. Tapos kay PG Stories. Tapos Ryzen Bricks Dawayan. Tapos yun, kay Ma'am Rose Estrella Barangco,
kay Ma'am Celina Stross, kay paring Terrio Gomez ng Tiktilaok, kay Sir Berhel ng 1,000 bangungot, then kay Master Seth Helmo at kay Ma'am Sabrina Trinidad. Shoutout din kay Kwento Captain Kokak, kay Sir John Harvey Abenohar, syempre yung pinaka mga idol natin, si Pinuno, si Sir Neb, si Sir Kira, at lalo na si Sir Chris. Shoutout po sa inyo. Ayun, shoutout din po pala kay Miss Banjang, kay Miss Jean Ferrer, and then kay Miss Erisa Miguel, at kay Miss Lady Lava. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta. Ako po si Crypt Keeper ng Tales from the Creepy Noy.